Ikapito ng Setyembre, Sabado ng 22 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pahinga, naglalakad si Jesus sa taniman ng trigo. Nangyari na hinimay ng kanyang mga alagad ang mga butil sa pagkiskis sa kanilang mga kamay at kinain ang mga ito. Sinabi ng ilang Pariseo, "Bakit niyo ginagawa ang ipinagbabawal sa araw ng pahinga?" Ngunit nagsalita si Jesus at sinabi niya sa kanila, "Hindi niyo ba nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos. Kinuha ang tinapay na inihain para sa Diyos. Kinain ito at binigyan pa ang kanyang mga kasamahan. Gayong bawal itong kanin ninuman liban sa mga pari." At sinabi pa niya sa kanila, "Panginoon ng araw ng pahinga ang anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Panginoon ng araw ng pahinga ang anak ng tao. Ginawa ang pahinga para sa tao at hindi ang tao para sa araw ng pahinga. Ang pahinga ay kailangan ng tao upang makaipon muli ng sapat na lakas ang katawan na maaaring nawala dahil sa paggawa. Ang kailangan ay sapat at hindi labis na pagpapahinga dahil may tuturing na katamaran ang labis na panahong maaaring ilaan sa pagpapahinga. Pero ang pahingang tinutukoy ni Jesus dito ay may kinalaman sa isang karanasang kasama siya sa ating buhay. Payapa ang kalooban ng isang tao sa kabila ng kanyang maraming gawain dahil alam niyang kasama niyang Diyos sa lahat ng pagkakataon. Namamahinga ang ating kalooban kung alam nating ginagawa natin ang kalooban ng Diyos at wala tayong nasasaktang sinuman. May mga tao namang kahit halos walang ginagawa at pinagkakaabalahan sa buhay ay tila wala ring kapanatagan ng kalooban dahil wala nang ginawa kundi ang mainggit at magkimkim ng sama ng loob sa iba. Pagsasagawa. Minsan na rin sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan at pagiging hawahin ko kayo. Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin, akong mahinahon at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa." Tandaan mo na hindi lahat ng pwede mong lapitan o puntahan ay makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapahingahan ng kalooban. Siguraduhin mong tama ang iyong lalapitan. Lumapit ka sa Diyos at hindi ka mabibigo.